kailangan ka ba? Hmm, kung pwede nga lang mag-request ako sa immigration na mag-hire ako sa Pilipinas eh. Guys, kayo ba'y nasa Canada at naghahanap ng part-time? O di kaya naman nasa Pilipinas pero gusto magtrabaho sa Canada? Kasi isa tayong kababayan sa Canada naghahanap ng mga Pinoy para magtrabaho sa kanya. Panoorin nyo ito at i-share nyo sa mga kakilala nyo sa Canada. Hi, Chrissy! Hello! I'm fine! Would you please introduce yourself? Ang buong pangalan talaga? Oh, sige. Hindi, yun kasi ang pangalan ko dito eh. Registered. Okay. Maria Crisantalabao. My Facebook name is Chrissy Orata para mukhang masarap pakinggan. Tapos, but you can call me millennial, Chris. Millennial. Millennial tayo. Kasi, wow! So yung situation dyan, yung coronavirus? Okay lang naman. Parang wala lang. Kasi essential workers, marami pa rin nag-work. Yung mga nasa day home lang talaga, nag-stop. Tapos yung mga restaurant. Pero parang normal pa rin ang buhay. Lumalabas. Yun lang. People are behave, so no need for lockdown. Dito kasi may mga pasaway. By the way, do you want to say hi to your loved ones in the Philippines? Ay. I'm sure meron kang mga sinusuportan dito. Mga friends mo. Yeah, ayun, go ahead. Sa batch 1997, ikaw ang una kong nakita, di ikaw na ang hinay ko. Diba? Sa batch 1997, sa mga family and friends, o sa mga Orata family, yeah, yeah. Okay. Uuwi sana ako sa June, di ko na kayo makikita. Yun lang. Tapos yung message ba? Share sa message sa mga kasama nito. Hindi na. Ano? Supposed to be uuwi ka? Sa June. Mm-hmm. Nakaschedule dapat? Oo, kaming lahat. Then because of COVID-19. Di ba? Baka December na lang. Pero depende pa rin kung okay na. 10 years na akong hindi nagpasko sa atin. Wow! So it's okay na na-move ng December. 10 years ka na rin hindi. Nag-Christmas! So alam mo yung namimiss mo yung mag-ngaroling, may mga ngaroling sa bahay mo. Alam mo yun, kakain ka ng spaghetti, macaroni salad, yung tinubong, alam mo yun. What are you doing there? What's your business? Yes, we want to know. Oh, ngayon, they call us small business owners. Wow! So yun, meron akong cleaning business na pinangalan ko sa akin. So it's Clean by Chris. So I'm here in Edmonton, Alberta. Edmonton, Alberta, yung city ko. Kaso nga lang, yung business ko, yes. I'm okay. Catering other outside town ng Edmonton. So like St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove, kasi baka mali pronunciation ko. Beaumont. So hindi lang ako sa city ng Edmonton nag-work yung business ko. So any other ano din? Cities din. Ah, okay. Nice, nice. So, buong, sabi mang buong Alberta, pwede mong servicean? Hindi pa. Alberta is napakalaki. Parang buong region 2. Dito lang ako sa mga boundaries. Doon lang ako nakakapag-cater. In the future yan. Future plan. Parang nag-soft opening ako ng May 29, 2018. Parang pinag-aaralan ko pa lang yung business ng May 2018. Tapos nung medyo okay na, nakuha ko na yung parang ng cleaning, ni-register ko na siya ng September 2018. So yun yung legal na start ng business ko. Paano ka pa nag-start? Ayan, damit ko. Love na love ko talaga ang Tim Hortons. So from Singapore, hinire kami dito ng Tim Hortons bilang contract worker, ayan. So, nag-contract worker ako ng 2 years. Okay, Naka-contract lang ako ng 2 years. Tapos, pagdating ko dito ng April 2014, dineclare na nila na hindi na sila magre-renew ng kontrata namin. So, no more contract workers in Canada kasi nagre-reklamo yung mga Canadian na usually foreign workers or contract workers ang laging binibigyan ng sked. So, ganun. Dahil masisipag ang Pinoy. Cleaning services purely, ano ba yung usual na ginagawa niyo sa once na nakontak niyo yung kliyente mo? Ano kayo nag-start? Yun ang kagandahan sa cleaning. Kasi sa cleaning, marami kang connection at marami kang matutulungan. For example, meron ka ng client na build up mo na yung name mo sa kanila. Ang mangyayari,
they will ask you to fix. Fix, magiging tubero ka na rin, di ba? Magkakalkal na ka na rin ng kung ano-ano. Okay, yes, uutusan ka na rin na we're having a move out on this day. Can you help us repack? Maglalagay ka sa mga box kasi mga magtanda. Maglilipat bahay. Ikaw ang maglalagay ng mga gamit nila sa box para bubuhatin na lang ng mga movers. Iba pa yung cleaning. So yung mga yun yung mga extra job mo. Pasabihin nila, do you know someone who can fix my door? Pero siyempre sa akin na ano, mga kaibigan ko lang kakilala ko, nagtatawag ako pero hindi na ako kumukuha ng kickback. Sa kanila na lang yun. Tutulungan ko na lang sila na, pare, kailangan mo ng ganito. Available ka ba sa araw na ganito, sa Sabado? May magpapaayos ng bahay. May magpapagawa ng basement. Mga tipong ganun. Kasi they trust you. Wow! Tapos, ikaw ang kukunin nila. Kung sino yung pinadala mo doon, wala na silang, ano, pakialam. They trust the person na ipapadala mo. Tapos, maliban doon, marami kang connections. Kailan pala. Kailan talaga discarte, no? At saka magaling kang makipag-usap sa kanila. Dapat may appeal ka sa mga client mo. So, why sa lahat ng businesses, yan yung nagustuhan mo? Masugid. Okay, mag-start na tayo sa malungkot na parte ng buhay ko. So, bali after ko, para ma-inspired sila. So, bali after contract ko sa Tim Hortons, I just stayed at home, ino-observe. May mga friends naman ako na kung anong mga ginagawa nila. And then, after nung nakuha ko yung open work permit ko, nagpa-part-time ako sa cleaning and wedding decorations. So, yung wedding decoration, sabi ko, you need a big amount of money to start that business. Dami, Oo. Tapos sabi ko, sa cleaning naman kasi, sabi ko, you just need to do, ano yun? Really working hard, tapos makapal ang mukha mo, para kumausap sa kliyente. Sabi ko, yun lang ang puhunan mo. You don't need money to start the business. So, yun lang, hardworking lang ang ano mo. So, given the chance, na ano na mag-isip ng kung ano yung mas nakakabuti ba kasi gusto ko pa rin mag-focus sa family ko after work. So yun ang naisip ko, sabi ko mag-cleaning business na lang ako. So madali kasi ang pasok ng pera eh. So nagkaroon ako ng chance na yung dating clinic-cleaningan ko aalis na siya. So sabi niya ibebenta ko yung mga client ko. So sabi ko pag mamuhunan ako dito makukuha ko in 1 month. Pero pag mag-stay ako sa Tim Hortons or sa other job, sabi ko lang ganyan, I'll get paid after 2 weeks. So yung 2 weeks na duration na yon, ang gagawin ko, maghihintay ako ng pera bago ka makakain ng masarap, bago ka makakapag-shopping ng gusto mo. So sa cleaning, ino-observe ko yung dati kong boss, sabi ko, ang pera, ang pasok niya, daily. Wow! So may daily kang pera in case of emergency. Tapos nakakatulong ka kasi nung ako, kailangan ko ng part-time job, nakakapag-work ako sa kanya. Tapos babayaran kanya immediately. So nakakatulong ka sa ibang tao. Yun yung mga kinonsider ko. Tapos masaya siya. Although mahirap, masaya kasi nung naglilinis ako, apat kaming maglilinis, kakain kami together. Alam mo yun, yung sasayaw. Before mo narating kung ano man yung meron ka ngayon, ano yung na-experience mo na pinakamahirap? Maliban sa homesick. Maliban sa homesick na normal lang na nangyayari sa buhay ng mga OFWs, yes. Ongoing process yung application ko for PR. What's PR? Para malaman. Nakagdaanan namin lahat yan. Yung permanent residence. Ah, okay. Permanent kasi residence. Kasi kung hindi ka... Ano sila eh, medyo mabusisi sila. So, andun yung worry mo na ma-approve kaya ako. Yung everyday naghihintay ka ng email mo. Kung meron na silang email na... Oh, you have your open work permit. Yung tipong ganun. Tapos, yung hindi mo alam, yung isang paa mo nasa airport na, pauwi ng Pilipinas. Tapos, ang iniisip ko, may anak ako dito, paano pag napauwi ako, I'm building my own family dito sa Canada. Tapos, anong mangyayari pag napauwi ako? Yun yung pinakamahirap na pinagdaanan ko dito. Tapos, hindi ka makapag-work, wala kang pera, naiyak kang humingi sa asawa mo ng pera. Yun. Oh, what? Tama lang. Dagdagan ko lang na lang. Huwag nang dagdagan.
Naiyak ka ba? Hindi naman. Okay lang. You know, it's one. Kasi siyempre, normal lang naalala mo yung malungkot na napagdaanan. So, kailangan ilabas mo yung nararamdaman. Hindi, at saka yun ang way to be successful. Lang bakante sila. Wala silang masyadong ginago or hindi continuous yung dating ng trabaho nila. Pwede ba nila ikaw kontakin? Oh, napupunta ko. Medyo kinukulang ka nga ng tao ngayon? Or... Talagang kulang ako ng tao. Nangangailangan ka ba? Hmm, kung pwede nga lang mag-request ako sa immigration na mag-hire ako sa Pilipinas eh. kung gusto nyo akong kontakin sa number ko, it's 587-921-8424. So it's 587-921-8424. Pero usually kasi pag nagpo-post ako ng hiring ko sa Facebook ko ako nagpo-post. So pwede nila akong i-message sa FB page ko na Clean by Chris o kaya sa Facebook account ko mismo na Crazy Orata. Guys, narinig niyo ha. Isang Pinay ang nandun ngayon sa Edmonton, Canada. She is willing to help you in case you need extra work. Pag nasa Canada kayo, just contact her sa number na binigay and pwede rin through Facebook page, tama? Clean by Chris. Okay. Yan, sa nakikita niyo sa screen. Ay, may photo booth business na rin ako. Baka gusto nyo ako kumuha ng photo booth. Kasama na ang ano doon, ang kailan mo din ba hosting, ha? Meron kong... Kailangan mo din ba ng tao dyan sa photo booth? Ano lang, lalaki ang kailangan ko kasi yung magsa-set up. Pero weekender lang. Ah, okay. Sure. The same contact number ang tatawagan nila in case... The same contact number, same, pero kapag pumasok sila sa FB page ko, meron dun yung ano, yung photo booth, Precious Smile photo booth. Pinangalan ko sa eldest daughter ko na nandyan sa Pilipinas. Para pagdating niya dito, alam mo yung mindset niya kagad is, magtatrabaho ako. So, anak, pinangalan ko sa'yo yung photo booth, Precious Smile, ikaw nang bahalang mag-marketing niya. Ganun. Yung mga nagbabalak-balag, pumunta ng Canada, ano yung message mo sa kanila? So like in the Philippines, hindi ako marunong magluto, hindi ako marunong maglinis. Pero pag nasa ibang bansa ka, kailangan mong tumayo sa sarili mong paa. So ang challenge, every time na may pumupunta dito, nade-depress sila kasi in the Philippines, office manager sila. Pagdating kasi nila sa Canada, yung pinag-aralan nyo, wala na. Doktor ka sa Pilipinas, pag nasa Canada ka, US pwede pa. Nurse ka sa Pilipinas, pagpunta mo sa Canada, hindi ka nurse. Hindi nila in-acknowledge ang ano natin, parang educational system ano yung... natin. Ayun. Oh, so unlike sa US, yung, mas magaan. Mga certificate na kailangan nila. Hindi naman. Oh, kailangan, so kailangan mo mag-aral dyan para... Oo, kailangan mong mag-upgrade. I think... That's your husband, I think. Yeah. Kailangan mong mag-upgrade. Hi, sir. Hi, sir. Mag-upgrade, kailangan mong mag-upgrade. Oo, kailangan mong mag-upgrade para ma-i-apply mo yung mga pinag-aralan mo sa Pilipinas. Kagaya sa akin, teacher ako dyan, manager ako dyan. Pagdating dito, start ka sa zero. So, yun ang challenge sa mga Pinoy na gustong mag-Canada or gustong mag-overseas. Kasi walang problema sa hardworking natin eh. Kaso yung pride natin, hindi ko ginagawa yung sa Pilipinas ah. Yes. Ang manager sa Jollibee sa Pilipinas, you don't do crew work kasi bawal. Hindi ka magmamap. Excuse me, unless na kailangan. Dito, maglilinis ka ng kubeta. Kahit manager ka ng restaurant. Magkukuskus ka ng sahig. Parang required ba or parang practice na rin? Practice na rin kasi wala kang pipiliin. Sa kanila kasi dito, kung skilled ka nga, sa Pilipinas, ang mekaniko hindi pinapansin. Pagdating dito, mas malaki pa ang sahod ng mekaniko kaysa sa mga manager ng restaurant. So guys, another tip ha. Mga mekaniko doon, mataas ang sahod? Or, mas mataas ang sahod nila. In demand. Mga skilled na job. Yun. Skilled jobs, yes. Ay, nga, pinili kong mag-cleaner. Anyway, it's nice talking to you and thank you sa mga paalala mo and advice mo sa mga kababayan natin and hopefully makauwi ka this December para naman makasama mo yung mga mahal mo sa buhay. So, thank you sa forward.
for the interview, yes. And pag pumunta ka dito, ah, yung pasalubong... Wow! After 2 years, mag-interview ulit tayo para ma-update natin kung... kung buong Alberta nang sineservisan ko. Any last message sa mga viewers natin? Ano ba? Wala. Last message. Stay safe. Stay home. Yun lang. Tapos don't touch your face. Siyempre, maki-COVID tayo ngayon sa panahon na to. Yes. Tama. It's true. Tapos yun, okay. Mabuhay ang mga Pilipino. You're welcome. Mabuhay ka. Mabuhay ka, ma'am. Oo. Yes. Salamat, Ayan. See you soon. See you soon. Bye-bye. Bye.